Magandang araw po muli sa ating lahat, mga kapalong. Sa episode 63 ko po neto ay pag-uusapan naman po natin ang kahalagahan at benepisyo sa pagtitrim o paggupit ng balaybo sa parteng puwitan ng isang manok. Ang topic po natin ngayon ay muli po natin inilalaan sa mga kaibigan natin, mga newbie o mga baguhang magmamanok. Ang pagtitrim o paggupit ng balaybo ng isang manok ay nagsimula po ito sa bansang England noon pang 17th century, na kung saan ay ginugupit po ang balaybo sa leeg ng isang manok na tinatawag nating pulok. Ang dahilan po ng paggupit sa balaybo sa leeg ng isang manok na tinatawag po natin pulok ay para makaiwas na matuka o makapitan sa pulok ang isang manok sa oras ng laban. At hindi nagtagal, ang paggupit sa balaybo ng isang manok ay isinagawa na din po ng mga magmamanok sa bansang Amerika. At tinawag po nila itong American Battle Trim, na kung saan ay ginugupit po nila ng maikli ang buntot na isang manok. Ginugupit din po nila ang mga nakalawit na balahibo sa parting tagiliran ng isang manok. At ang mga balahibo sa puwitan ng isang manok ay kanila din po itong ginugupit. At hindi naglaon, ang paggupit sa balahibo ng isang manok sa parting puwitan lang ng isang manok ang regular nating isinasagawa magpahanggang sa ngayon. Ano po ba ang benepisyo sa paggupit ng balaybo sa parting puwitan ng isang manok? Unang-una po, ang benepisyo sa paggupit sa parting puwitan ng isang manok tulad po ng ating mga brood cock at brood hen ay para masiguradong maililipat ang semilya ng brood cock sa brood hen. Dahil kung minsan, kapag may balahibo po ang puwitan ng isang brood cock at brood hen, ay nasasayang lang po ang semilya dahil naharangan po ng balahibo ang puwitan ng isang manok. Kaya kadalasan ay magtataka po tayo bakit walang semilya ang mga pinalilimlimang nating mga itlog. At base po sa mga kwentuhan at palitan ng kuro-kuro ng ating mga kaibigan mga magmamanok, ang isang manok na ikinokondisyon, kapag nagsimula na po ang conditioning ay palagi pong mainit ang katawan ng isang manok dahil sa mga ibinibigay natin masasarap na pagkain, vitamins, at sa mga isinasagawa nating mga ehersisyo at training sa kanila. Kaya malaki po ang naitutulong sa naginhawa sa isang manok na ikinokondisyon kapag trim o gupit ang balaybo sa parting pawitan ng isang manok. At kapag sinasalat at hinihipo po natin ang parting puwitan ng isang manok na walang balahibo, ay doon po natin nararamdaman at nalalaman kung tumaba ba o namayat ang ating manok. At sa paggupit po ng balahibo sa parting puwitan ng isang manok, ay isang pamamaraan na din po natin ito para bahagyang mapagaan po natin ang isang manok panlaban. At ang tingin ko naman po dito ay may punto po ang ating mga kapwa natin magmamanok sa usaping ito. Disclaimer lang po mga kapalong, ang lahat po ng topic na tinatalakay ko dito ay base po sa personal experience ko, nakasanayan kong pamamaraan, natutunan ko sa mga biyasang magmamanok, at sa pagre-research ko na rin po mga kapalong. Maaari nyo po itong pulutin at gayahin. At kung hindi naman po akma sa inyo ang mga nakasanayan kong pamamaraan, ay malaya din naman po kayong hindi nyo ito gayahin. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa YouTube channel ko, Papalon. Sana po ay huwag kayong magsasawa ng pagsuporta sa akin, mga kapalong. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, sana po maging subscriber ko na din po kayo sa susunod na mga araw. Paki-like, paki-share, comments, at paki-pindot po ang notification bell, select all para ma-update po kayo sa susunod ko pa pong mga video. Palagi po tayong mag-iingat, mga kapalong. Maraming po salamat.